dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Bago ko simulan ng kwento ng buhay at pag-ibig ko, ay nais ko munang batiin kayo ng isang magandang araw, Papa Dudut, at sa libo-libo mong mga tagapakinig. Dear Papa Dudut, itago mo na lamang po ako sa pangalang James, 25 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa Bacoor, Cavite. Bata pa lamang ako noon, Papa Dudut, ay sinubok na ako ng kapalaran. At halos hindi na ako nilayuan ng mga problema. Ako yung tipo ng tao na mahilig magpanggap at hindi nagpapakatotoo sa sarili. Masyado din akong emosyonal. Sisimulan ko ang kwento ko noong 12 years old pa lamang ako, Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa noon, malapit nang sumapit ang kadiliman sa kalangitan, na ako'y pauwi na noon sa aming bahay. Ako'y galing sa paglalaro ng tagu-taguan kasama ng aking mga kaibigan. Nang aking narating ang aming tirahan, ay katahimikan lamang ang bumungad sa akin. Pagpasok ko ng aming bahay ay nakita ko kaagad si Ate Angie. Hindi niya tunay na pangalan. 15 years old pa lamang siya noon at pang-apat sa aming magkakapatid. Bata pa lamang talaga siya ay may pagkamataray na at palaban na siya. At hindi nagpapatalo. Ang gusto niya, siya ang masusunod. Nakita ko siya na naghuhugas ng pinagkainan malapit sa kusina. Nakita ko din ang aking ina na si Lorna, hindi po niya tunay na pangalan. 37 years old siya noon at ang aking ina ay sobrang mapagmahal at napakabait. Kung magsalita ang aking ina ay mahinahon lamang. Nakaupo sa isang sahig habang inuubo si inay. At kita ko sa aura ng kanyang mukha na may lungkot ang kanyang mukha. Pero hindi ko na lang yung pinansin. Ako naman ay umupo sa maliit na upuan. Medyo magkalayo lang ng konti ang distansya namin ng aking ina. Si Tito Edo noon parang may iniisip at hindi mapakali at palakad-lakad lang ito sa bahay. Medyo sakto lang ang bahay namin noon. Isang kwarto at walang pintuan. Hinaharangan lamang yon ng kurtina. Sa katahimikang yon ay bigla na lamang napalitan ng kaingayan. Lumapit sa kusina si Tito Edu. Nakatayo lang doon, may tinitignan sa mga kasangkapan namin. Habang si Ate Angie ay hindi pa tapos sa paghuhugas dahil medyo madami siyang hinuhugasan. At bigla kong napatingin kay inay. Nagtataka kasi ako nang napatayo na lamang siya ng mabilis at sobra siyang nagulat, Papa Dudut. At doon ko nakita na may hawak na matulis na kutsilyo ang aking Tito Edu. Si Tito Edu, hindi niya tunay na pangalan, ay mas matanda si inay sa kanya ng 2 taon. Ang aking tito ay may topak. Kuminsan nananakit na lamang ito. At may pagkaisip bata. Tumanda kasi siyang walang nobyo. Musmus pa lamang ako dati ay kasakasama na namin siya sa iisang bubong. At ako palagi ang pinag-iinitan niya. Nakatutok ang kutsilyo sa aking ina. Hindi ako makapaniwala na kayang gawin yon ng tito ko sa aking ina. At sobrang nanlaki ang mga mata ko. Agad na lang akong naparipas ng takbo sa likuran ng aking ina. Sobrang takot ang naramdaman ko ng mga panahon na yon. Anong gagawin mo, Edu?
Bitawan mo yan, ang sabi ng nanay ko habang kinakabahan. At bigla na lang napaurong sa paghuhugas ng plato si Ate Angie at tumakbo siya ng mabilis at napahawak sa kaliwang kamay ni inay at kinakabahan. Tito, anong gagawin mo kay mama? Sasaksakin mo ba siya? Maawa naman kayo kay mama. Bitawan mo yan. Pagsusumamo ni Ate Angie habang umiiyak na ito. Lalo pang nanlisik ang mga mata ni Tito Edu at pati si Ate Angie ay parang gusto niya ring saksakin dahil tinutok niya yung matulis na kutsilyo. Huwag po, bitawan mo yan. Mama, baka patayin tayo. Ang sabi ni Ate Angie kay mama habang walang humpayang pagdaloy ng kanyang mga luha. Ako noon ay iyak lang din ang iyak. Ano mang nangyayari sa iyo, Edu? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Ikaw pa ba ang kapatid ko? Pakiusap, bitawan mo yung kutsilyo. Tanong ni inay na nagmamakaawa. Hindi ko alam kung bakit hindi man lang nagsasalita ang aking tito. Pero sa reaksyon ng kanyang mukha ay nanlilisig ang kanyang mga mata. Para ba itong sinasaniba ng isang demonyo at may gigil pa ito sa kanyang mukha? Ilang segundo pa ay sobrang lakas ng pagbukas ng pinto. At bigla-biglang naparipas ng takbo si Ate Shane at napahawak siya sa kanang kamay ni inay. Si Ate Shane, Papa Dudut, hindi niya tunay na pangalan, ay 17 years old pa lamang noon. Pangatlo siya sa aming magkakapatid at si Ate Shane ay mapagmahal na anak. At sobrang takot na takot si Ate Shane at mabilis ang pag-agos ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Tito, bitawan mo na yan. Huwag mong gawin yan. Baka masaksak mo si mama. Pakiusap ni Ate Shane kay Tito. Habang nagmamakaawa at umiiyak, puro haguluhol ang lumalabas sa amin noon at sobrang takot na takot. Humakbang ng isa si Tito, sige, ituloy mo yan. Patayin mo ko. Pero huwag mong idadamay ang mga anak ko para matapos na ang problema. Ang sabi ng aking inay habang nagmamakaawa at paiyak na ito. At lalo kaming natakot na baka patayin si inay. Mama, huwag Tito. Bitawan mo na yan. Nagmamakaawa kami sa iyo. Ang sabi ni Ate Shane kay Tito at wala itong tigil sa pag-iyak. Takot na takot at nakahawa kami ng mahigpit kay inay. Halos magwala na kami sa takot. Hindi kami nakahingi ng tulong dahil baka biglang saksakin si inay. Ilang segundo pa ay bigla na lang natauhan si Tito Edo at agad niyang nilagay sa lababo ang kutsilyo at lumabas na ito. Doon pa lamang kami napakalma. Papa Dudut, takot, kaba at nginig ang naramdaman namin ng panahon na yon. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung paanong makakahingi ng tulong dahil baka bigla na lang may masaksak sa amin. Para talagang sinaniba ng demonyo ang tito ko at nanlilisik ang kanyang mga mata, ang akala talaga namin noon ay katapusan na naming lahat. Mabuti na lamang at bumalik siya sa katinuan at doon pa lamang kami nakahinga ng maluwag. Makalipas ang mga buwan ay nakapagtrabaho si Ate Shane sa Kaintarisal. Bilang na tagabantay ng bata at naging stay-in siya doon. Si Ate Linda, hindi niya tunay na pangalan, 20 years old pa lamang noon. Panganay sa aming magkakapatid at nakapagtrabaho sa Imus Cavite bilang tumutulong sa paggawa ng cake. At kinakailangan niya din mag-stay-in. Ang ate ko ay may ugaling mabait at tahimik lamang siya. Minsan makasarili. Si Kuya Roy, hindi niya tunay na pangalan, 18 years old pa lamang noon, pangalawa sa panganay sa aming magkakapatid, nagsimula siyang maglingkod sa simbahan, 17 years old pa lamang, at doon siya nakatira. Ang kuya ko ay may ugaling mahambog pero may kabaitan din naman. Lima lamang kami na magkakasama sa bahay noon. Si Nanay, si MJ, hindi tunay na pangalan, bunso sa aming magkakapatid. Lalaki, 9 years old pa lamang noon. Si Ate Angie, si Tito Edu at ako. Ang bunso kong kapatid ay mabait na kapatid at anak. Mapagbigay din siya. Pero minsan may ugali siyang nagsisinungalin.
At oo nga pala, lahat kaming magkakapatid, Papa Dudut, ay may itsura. Nagmana kami sa mga magulang namin. Ang aking ama ay matagal na naming hindi nakasama dahil hiniwalayan ito ng aking ina. Noong 5 taong gulang pa lamang ako doon sa probinsya. Ang kwento sa akin ng aking ina ay madalas daw siyang sakta noon. Kaya hiniwalayan daw niya ang aking ama. At tanging si inay na lamang ang tumaguyod sa aming magkakapatid. Papa Dudut, minsan ako'y napapaisip din na sana ay makita ko pang muli ang aking ama. Dahil pakiramdam ko ay may kulang talaga sa aking sarili. Isang araw, hindi ako pinalabas ng bahay ni Ate Angie at matulog daw ako. Hoy James, matulog ka. Bawal kang lumabas ng bahay. Kapag lumabas ka, lagot ka na naman sa akin. Ma, patulugin mo yang si James. Huwag mong palalabasin, ang sabi pa ni Ate Angie sa mama ko. Samantala ang nanay ko lang noon ay nakaupo at abalang nagtatahi ng damit. Tumango lang si inay at tuluyan nang lumabas ng bahay si Ate Angie. Ako naman ay humiga sa malambot na higaan at doon ay nagtulog-tulugan na lamang ako. Pero kahit na anong pilit ko kasi ay tila ba hindi ako dinadalaw ng antok. Kaya naman napabangon ako sa aking pagkakahiga at sinubukan kong magpaalam sa aking ina. Ma, pwede ba akong lumabas? Babalik din naman po ako kaagad eh, malambing kong tanong. Nung una ay medyo nag-aalangan pa si inay pero pumayag din siya. Sige, pero bumalik ka din kaagad ha. Baka makita ka ng ate mo. Alam mo naman yun, baka mag-away kayo. Mahinahon lamang na sabi ng nanay ko. Salamat po ma. Paglabas ko ng aming bahay ay palingaling ako sa kapaligiran. Marahil ay baka makita ko ni Ate Angie, pero mukhang wala naman siya. At hindi ko alam kung saan siya nagpunta noon. Noong may nakita akong 2 batang lalaki at babae na halos kasing edad ko lamang, naglalaro sila ng piko. Malapit sa nakatayong poste na mataba. Makikita sa bawat kapaligiran namin ay puro mga nakatayong mga puno tulad ng mangga, santulat niyog at sa malayong direksyon ay may palaisdaan. Sa lugar kasi namin papadudot halos napakaganda ng tanawin doon. Lalo na sa mga bandang hapon, sobrang daming mga bata na naglalaro ng dagitan ng lawin. Napakalawa kasi sa aming lugar. Bata-bata, sali ako ng piko ha? Tanong ko sa 2 bata. O sige, sali ka sa amin. Sabi yon ng batang babae. At nung ako'y pinasali nila ay hindi ko namalaya ng mga oras at bigla ko na lang naalala na baka hinahanap na ako sa bahay. Tanong ko sa aking sarili. Baka nasa bahay na si Ate Angie? Sabi ko sa 2 kalaro kong bata. Uuwi na ako sa amin, baka hinahanap na ako. Eh, babalik ka pa ba mamaya? Tanong naman sa akin ang batang babae. Sagot ko, hindi na siguro, bukas na lang ulit. At hindi nagsalita yung batang babae at bumalik na lang sila sa paglalaro kasama yung mga batang lalaki. At noong nasa pintuan na ako ay dinahandahan kong binuksan ang pintuan. Sa aking pagpasok ay bumungad sa aking harapan si Ate Angie na may hawak na hanger. Nagawa lang sa plastic. Bigla siyang lumapit sa akin at pinaghampas sa aking katawan. Hindi ba? Sinabi ko sa inyo na huwag kang lalabas. Hindi ba pinapatulog kita? Anong ginawa mo? Ang tigas talaga ng ulo mo. Mga tanong niya sa akin at sobra siyang galit na galit. Napakatapang pa ng kanyang mukha. Sumagot ako, eh bakit si MJ yung bunso natin hinahayaan yung makalabas? Tapos ako hindi pa lalabasin? Ako na lang ba palagi ang ginaganito? Tanong ko habang humahagulhol. Tama na, tumigil na kayong 2. Pagsaway naman sa amin ni inay na mahinahon. At pinalo niya pa ulit ako sa may likuran. Sumasagot ka pa talaga ha? Bakit? Totoo naman talaga ha? Porket ikaw yung mas matanda, gusto mo ikaw na lang ang masusunod. Medyo tumaas ang aking pananalita habang humahagulhol pa rin.
Papa Dudut, nagulat na lamang kami ni Ate Angie nang bigla na lamang hinimatay sa aming tabi ang aming ina at bumagsak ito sa may lapag. Ma, gumising ka. Paiyak na ako noon. Ma, gising ma. Paiyak din si Ate Angie. At biglang lumabas ng mabilis si Ate Angie at hindi ko alam kung saan siya pupunta. Mama, gising mama. Pero ayaw talaga niyang magising. Doon lumakas ang aking hagulhol. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kinakabahan ako ng mga oras na yon. Doon ako nakaramdam ng takot. Takot na baka hindi na magising ang aking ina. Mga ilang minuto pa ay dumating si Ate Angie na baka sa kanyang mukha ang sobrang pag-aalala. At kasama niya si Ate Andrea. Si Ate Andrea, hindi niya tunay na pangalan at siya ang kaibigan ng aking ina, may malasakit, mahigit 30 years old. Ano ba kasing nangyari? Tanong ni Ate Andrea sa amin. Pero walang sumagot sa amin. Tumabi ka muna dyan, hihilutin ko ang nanay mo, ang sabi sa akin ni Andrea at umalis naman ako. Pinaypayan ko si inay, Papa Dudut, at hinilot-hilot naman ang katawan ni inay ni Ate Andrea. Ilang minuto pa, Papa Dudut, ay sa wakas nagkamalay na ang aking ina. At doon nakahinga na kami ng maluwag. At kaagad akong kumuha ng tubig sa container at pinainom ko itong si inay. Ano bang nangyayari sa iyo, Mare? Tanong ni Ate Andrea. Hindi ko alam eh, bigla na lang lumabo ang paningin ko. Matamlay na sagot ni inay. Baka naman kasi ini-stress ninyo ang nanay nyo. Tingnan nyo, hindi ba kayo naawa? Ang payat-payat ng nanay nyo. Ang sabi sa amin ni Ate Andrea at napatingin ako sa patpat na katawan ng aking ina. Sobra akong naawa. Nagsalita naman si Ate Angie. Siyang may kasalanan sa bayturo niya sa akin. Siya ang dahilan kung bakit hinimatay si mama. Pabalang ang pagkakasabi niya. Sa inis ko ay nasagot ko na naman siya. Bakit ako? Bakit ikaw? Tanong ko at medyo iba ang tono ng aking pananalita. Ayan na naman kayo eh. Bawal nga ma-stress ang nanay ninyo. Pagsaway ni Ate Andrea sa amin. At nakatingin lang sa amin ang aming ina na parang sinasabi ng mata niya na tumigil na kami. At napatahimik na lamang kaming pareho ni Ate Angie. At hindi na nagkibuan pa. At tuluyan ang lumabas ng bahay si Ate Andrea. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit ako ang sinisisi ni Ate Angie dahil daw sa akin ay hinimatay si inay. Inaamin ko naman na may kasalanan din ako pero bakit parating ako na lang? Hindi ko namang ginusto na nawala ng malay si inay. Pero bakit parang ako ang dahilan ng lahat, Papa Dudut? Paano naman ako? November 28, 2006, pasado alas 6 noong gabing yon, ako ay nanonood ng dance contest. Sa isang malaking entablado, medyo malapit sa amin yon dahil ang lugar namin, isang squatter area lang ang labas namin ay isa lang subdivision. Sa subdivision na yon ay doon ginaganap ang mga patimpalak at napakalaki ng stage doon. Nang gabing yon ay sobrang daming mga tao. Sa sobrang dami ay may mga nakatayo na at nakatayo lang din ako. Sobrang saya ko po noon dahil halos ang gagaling ng mga sumasayaw at ang mga tao ay nagpapalakpakan. Nang biglang may kumalabit sa likuran ko, pagharap ko ay isang babae, nasa 30s, matangkad, long hair at pamilyar sa akin ang mukha niya. Bakit po ate? Tanong ko. Yung nanay mo isusugod sa ospital. At hirap nang huminga. Puntahan mo, baka maabutan mo pa siya sa ambulansya. Sabi niya na may pag-aalala. Totoo po ba yan? Oo, puntahan mo ngayon na. Kumaripas kaagad ako ng takbo. Sari-saring emosyon ang aking naramdaman at napahinto ako nang makita ko nga ang ambulansya. At pinapasok ng tatlong lalaki na mga nakamask ang aking ina. Madami-daming tao ang nakatingin sa aking ina. Ang naririnig ko sa kanilang bibig ay ano raw ba ang nangyari? Pinaandar na ang ambulansya. Doon ay hindi ko napigil ang mapaiyak, Papa Dudut. At wala akong pakialam kahit madaming tao sa kapaligiran at tumitingin sa akin.
Parang hindi ko sila nakikita noon. Naglalakad ako noon nang nakatulala lang sa malayong direksyon. Tila madaming iniisip at walang humpay ang pag-agos ng mga luha ko. Dinaanan ko lang ang bahay namin at nagpunta na ako sa medyo may kadiliman na may nakatayong malaking puno ng kawayan. Doon ako mag-iisip para mapag-isa. Maya-maya pa papunta sa akin si Ate Shane. Kararating lang niya noon, nag-day off kasi siya sa kanyang trabaho dahil sa kalagayan ni inay. Nang biglang nag-ring ang cellphone ni Ate Shane, habang hawak niya sa kamay ang cellphone, ito yung makalumang cellphone pa dati. Nang nilagay niya sa tenga ang cellphone, agad akong lumapit sa tabi niya. Pagsagot niya, nakarating na ba kayo sa ospital? Nasaan pa lang ba kayo? Ano? Doon nag-iba ang kanyang tono at may kaba. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Tanong ko, anong nangyayari? Kinakabahan ako. Si Mama? Wala na si Mama, patay na siya. Habang sinasabi niya yon, Papa Dudut, ay walang humpay ang pag-agos ng kanyang mga luha. At doon ay bumuhos din ang aking mga luha. Papa Dudut, hindi ko na alam ang gagawin ko. Patay na si inay. Sana kung mag-aaga lang na naidala ang aking ina ay umabot pa ito sa ospital. Kaya pala hindi na mawala-wala yung ubo niya dati dahil pala sa may malubhang sakit na pala siya. Papa Dudut, sa murang edad ay kinuha ang aking ina. Sobrang sakit. Wala na nga akong ama, pati ba naman ina ay mawawala pa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ng bukas. Bakit si inay pa? Bakit kung sino pa yung mabait ay siya pa ang kinukuha? Ipinagpatuloy ko po noon ang pag-aaral ko pero palagi na akong matamlay. Simula kasi nang nawala ang aking ina, nawala na ako ng gana. Hanggang sa tuluyan na akong huminto sa pag-aaral, grade 6 lang ang natapos ko. Isang araw kaming dalawa lang ni Tito Edo ang nasa bahay. Gusto kong maglakwatsa noong tanghaling tapat na yon. Dahil naiilang ako sa tito ko dahil kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda sa akin. Isa pa ay alam ko din na ayaw niya sa akin. Lalabas lang po ako tito, paalam ko sa kanya. Hindi, dito ka na lang. Ang sabi ni Ate Angie mo, huwag ka daw palabasin at matulog ka daw. Ang sabi niya sa akin na pagalit. Pero hindi ko siya pinakinggan. Nagmatigas ako at nakahawak ako sa pinto nang bigla niyang kinuha ang malaking tubong kahoy sa gilid ng mahabang upuan. Doon niya kasi yun nilalagay. Napatingin ako sa kanya ng masama. Ang sama mo makatingin ah. Ano? Lalabang ka na? Umalis ka sa pinto, baka pilayan pa kita, damuho ka. Galit na sabi niya sa akin. Pero nagmatigas lang ako. At doon ay tinutuo niya ang pagpalo sa akin. Hinataw niya ako sa hita ng sobrang lakas. Isa, dalawa, tatlong beses niya akong pinalo. Napapatalon lang ako sa sobrang sakit at napapahawak ako sa hita. Sigaw ko habang umiiyak ay aray, tama na. Iyak lang ako ng iyak. Ang sabi ko naman sa iyo ay hindi uubre ang katigasan ng ulo mo. Iba ang tono ng kanyang pananalita na may galit. Ilang segundo pa ay bumukas na ang pinto at nakita ni Ate Angie ang pagkakahawa ko sa aking hita. Nilapitan niya ako. Ano ba yan? Hindi naman kailangan paluin si James. Patulugin, hindi paluin. Palagi mo na lang siyang kinakawawa. Ang sabi ni Ate Angie na may inis kay Tito. Sobrang tigas kasi ng ulo ng kapatid mo eh. Hindi nakikinig. Pabalang na pagkakasabi niya. Eh bakit mo naman kailangan paluin pa ng matabang kahoy? Bata pa lang yan. Sumagot si ate ng pabalang din. At hindi na nagsalita pa si Tito Edo. Papa Dudut, halos matroma ako sa piling ng aking Tito Edo. Dahil sa natamo kong mga latay. Halos palagi niya akong pinapalo ng mga panahon na yon. Minsan halos lagatin na ako sa sobrang sakit. Sobrang galit na galit ako sa kanya. At nagtanim ako ng sama ng loob sa tito ko. Siguro pasaway ako. Pero yung palagi niya akong pinag-iinitan kahit minsan ay wala namang dahilan, hindi na kasi yun tama. Buti na lang at nandun si Ate Angie at pinagtatanggol niya ako. At naramdaman ko, Papa Dudut, na may pakialam pala siya sa akin.
Kasi ang akala ko dati, wala nang nagmamalasakit ni isa sa akin. Yun lang naman ang gusto ko, Papa Dudut. Kahit konting pagmamahal, maligaya na ako. Lumipas ang mga taon, sa 16 na taong gulang ay naranasan ko ang magbanat ng buto. Sinubukan kong magpedicab, magconstruction at magdeliver ng tubig. At kahit kasagsagan pa ng init sa sikat ng araw, hindi ko yun alintana. Para lang magkaroon ako ng trabaho. Para naman kahit papaano ay hindi ako maging pabigat sa aking mga kapatid. Pero ewan ko, Papa Dudut. Ang akala ko sa pag-aaral lang ako ganito. Pati din pala sa pagtatrabaho ay hindi ako nagtagal dahil 2 buwan lang ay sumuko din ako. Siguro dahil sa bata pa ako kaya pabago-bago pa ang isipan ko. Nagdaan ang maraming buwan na pariwara ang landas ko. Natuto akong uminom at manigarilyo dahil sa impluwensya ng mga kabarkada ko. Pero di minsan ay hindi ko sinubukan ang pinagbabawal na gamot. Katunayan, naiinis ako sa mga gumagamit nito. May mainis man sa akin ay okay lang. Nagpapakatotoo lang naman ako. At lihim kong ginawa ang ganung bagay. Dito ko din napansin na na-attract na pala ako sa kapwa ko lalaki. Pilit ko itong nilalabanan pero parang ang hirap, Papa Dudut. Mahirap dahil sa tuwing nakakakita ako ng gwapo ay lumalambot talaga ako. Kaya ang ginawa ko ay nagpipigil na lamang ako at nilihim ko sa aking mga kaibigan dahil ayaw ko na isang araw ay magbago na lamang ang turing nila sa akin. Takot ako sa rejection. At hindi naman ako nahirapan na itago ang aking tunay na kasarian. Dahil paano nila malalaman? Kung kumilos ako pati manalita ay barakong barako. Pero meron akong isang pinagsabihan ng sekreto ko dahil alam ko na hindi ito ipagkakalat ni Jason. Hindi niya tunay na pangalan. Musmus pa lamang ako dati, palagi na kaming magkasama, na para na kaming magkapatid. Si Jason ay may ugaling mahambog, mahangin, pero mabait. Matanda lang ako ng 1 taon sa kanya. Sa hirap ng buhay, Papa Dudut, ay sinubukan namin ni Jason na ibenta ang mga laman para lamang kumita ng pera. At nasundan yun ang maraming beses hanggang sa nakasanayan na namin ang ganong gawain. Alam ko sa mga oras na ito ay maraming maiinis. Magagalit sa mga pinagagagawa ko. Pero nagawa ko lamang yon dahil sa kahirapan ng buhay. Isang gabi, pasado 10:00 ng gabi, pauwi na kami ni Jason galing sa pagbebenta ng laman. Nang bigla naman akong nakaramdam ng pagtatae. Napahinto ako sa paglalakad malapit sa malaking poste na may maliwanag na ilaw at may nakaparadang truck. Jason, teka lang ha, parang hindi ko na kayang pigilan. Hanap muna ako saglit ng pwede kong mataihan. Pagpipigil kong sinabi. Oh, okay, sige, hintay na lang kita rito. Medyo natatawang sabi niya. Sabihin mo sa akin ha kung may tao. Tumango na lamang siya. May nakita ko isang madilim na lugar. Nakasya doon ang isang malaking truck. At lumakad ako patungo doon. At doon ako pumuesto malapit sa kaunting mga damo na medyo malapit lang sa may gate. Pero hindi ko pinansin yung gate kung may nakatira ba dahil madilim kasi. At doon ako umupo. Salamat at nakaraos din, sabi ko sa sarili ko. Pagtayo ko ay bigla na lang may tumahol na aso. Bigla ko nataranta. Hahakbang na ako sa paglakad nang biglang may bumuka sa gate. At hindi ko akalain sa pinapwestuhan ko ay may nakatira pala doon. Masyado kasi ako naging kampante at nakita ko ng matandang lalaki na nasa edad 50 anyos. Biglang lumaki ang mata ko sa takot. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na bawal sa lugar na to? Tanong niya sa akin, naggalit at sumisigaw pa. Kuya, pasensya na po, hindi ko naman po alam na bawal po palang pumunta dito. Pagmamakaawa ko habang natatakot. Siguro papasukin mo ang bahay ko, ano? Aha, akit bahay ka siguro. Sino ang kasama mo? Sinigawan ako ng matanda at galit na galit at napatingin ako pakanan at tumingin din yung matanda pakanan. At doon ay nakita niya si Jason na nakatayo sa may ilaw na poste. Hoy, lumapit ka dito, bilisan mo. Galit na galit yung matanda kay Jason.
Si Jason naman ay biglang lumapit at kinakabahan. Magtabi kayo. Huwag kayong tatayo ha. Mga loko kayo ha. Mami, kunin mo yung shotgun ko. Bilisan mo. Sumigaw ng malakas yung matanda at galit na galit. Kuya, huwag po, maawa na po kayo. Hindi po kami magnanakaw. Sobrang taintay ko lang po eh. Sabi ko sa matanda habang umiiyak at nagmamakaawa na. Tumingin siya sa akin at sinungalin. Sinagawan niya ako. Huwag kayong tatakbo dyan ha. Malilintikan talaga kayo. Galit na galit ang matanda na parang demonyo. Kuya, nagmamakaawa po kami sa inyo. Hindi po talaga kami magnanakaw. Pagmamakaawa naman ni Jason habang umiiyak din. Pero hindi siya pinakinggan. Iyak lang kami ng iyak at may isang babaeng lumabas at hawak-hawak niya ang malaking shotgun. Nasa mahigit 40 years old na at kinuha ng matandang lalaki yung shotgun at may isa pang lalaki na lumabas at may hawak din itong shotgun. Nasa mahigit 20 years old at sa tingin ko ay anak nila ito. At sabay na itinutok ng matandang lalaki at batang lalaki ang shotgun. Tutok na tutok sa amin. Iyak lang kami ng iyak sa takot noon, Papa Dudut. Lalo na nung kinasa ng matandang lalaki yung shotgun. Ang sabi ko, kuya, wag po. Wag nyo kaming patayin, maawa po kayo. Pagmamakaawa ko na walang humpay sa pagdaloy ang mga luha ko. Ang sabi naman ni Jason ay wag po. Kuya, nagmamakaawa po ako. Sobrang lakas ang mga iyak namin ni Jason at halos hindi ko na alam ang gagawin ko na mga oras na yon. At para akong aatakihin sa puso. Umamin na kasi kayo na balak niyong pasukin yung bahay namin. Alam niyo, trespassing ang ginagawa ninyo. Pwede namin kayong ipakulong. Gusto niyo, tumawag ako ng pulis ngayon eh. Para magtanda kayo. Galit na sabi ng matanda. Huwag po, hindi po kami magnanakaw. Huwag niyo po kaming ikulong. Pagmamakaawa kong sabi at parang hindi kami nauubusan ng mga luha. May tinawagan yung matandang babae sa cellphone. Hello? May dalawang nakapasok dito. Malapit sa harap ng Pure Gold, bilisan nyo. At pinatay na niya ang cellphone. Muli kaming nagmakaawa na huwag kaming ikulong. Pero hindi na ito sumagot pa at mukhang ipapakulong talaga kami. Ilang minuto pa ay may dalawang mamang lalaki. Ang isa ay nagdadrive at yung isa ay nakaupo lang sa upuan. O itong dalawa, i-batter nyo na yan. Tinuro kami ng matandang babae. Huwag na kayong babalik dito kung makita ko pang pagmumukha ninyo. Matutuluyan talaga kayo sa amin. Pagbabanta niya na pabalang ang pagkakasabi. Bago kami sumakay ay nagpasalamat kami ni Jason sa kanilang tatlo. Pagkatapos namin magpasalamat ay pinaandar na yung sinasakyan namin at dinala kami sa barangay. At doon ay pinablatter kami. Nang matapos kaming may pablatter ay pinauwi na kami ng mga tanod. Habang kami ay naglalakad sa katahimikan ng kapaligiran. Jason, sana walang makakaalam nito ha, ang sabi ko sa kanya. Oo naman, dahil ayaw ko din namang malaman sa lugar natin dahil nakakahiya ka. Baka isipin pa nila tayo ang masama. Alam mo naman sa atin, madaming chismosa. Hanggang sa pareho na kaming nakauwi sa aming tahanan. Papa Dudut, sobrang takot na takot ako ng gabing yon. At yun na yata ang pinaka nakakatakot na nangyari sa buhay ko. Wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Sa sobrang kaba ko noon ay parang aatakihin ako sa puso. Hindi ko naman kasi alam na bawal palang magpunta doon. Kung alam ko lang naman, hindi na ako tumuloy pa. At dahil doon ay nagkaroon ako ng trauma. Kaya hindi na kami bumalik sa lugar na yon. Isang gabi, alas 7 ng gabi, naglalakad kaming apat na magbabarkada. Dalawang lalaki at dalawa namang kaming bisexual. Halos magkakasing edad lamang kami. Siyempre, hindi mawawala yung matalikong kaibigan na si Jason. Habang naglalakad kaming apat, ang sabi ni Rod, 17 years old, hindi niya tunay na pangalan, bisexual din. Abangan na lang natin si Erica sa paradahan ng tricycle. Si Erica ay isang ladlad na bakla, classmate ni Rod noong first year high school. Ang sabi naman ni JM, 16 years old, hindi niya tunay na pangalan. Baka nakauwi na yun sa kanila. Anong oras na oh? Tumingin sa relo. 7 p.m. na.
Sumagot si Rod, tara diretso na lang tayo doon. Baka nandun nga si Erica. Teka Rod, hindi ba tayo mapapahamak doon? Baka mabanatan tayo ng mga tambay ah. Ang sabi ni Jason na may pag-aalala. Hindi yan, nakamunta na kaya ako doon ng ilang beses. Tiwala lang, ang sagot ni Rod. Ako naman ay nakikinig lang sa usapan nila. Medyo malayo-layo ng konti ang nilakad namin. Doon kasi kami sa highway dumaan. Nang malapit na kami, biglang huminto si JM at si Rod. At nagtago sa gilid ng sasakyan na nakaparada lang. Uy, hindi ba kayo sasama? Tanong ko sa kanila. Kayong dalawang muna ni Jason ang pumasok. Susunod kami ni JM. Yung lugar kasi ay iskinita. Sabi ko, sumunod kayo ha. Tumango lang si Rod at si JM. Tara Jason, pasok na tayo. At sumunod naman sa akin si Jason. Ako ang nauna sa paglalakad noon, papasok sa iskinita. Nang papasok na ako ay may biglang humarang na tatlong mga lalaking nakahubad ang damit. At malalaki ang mga katawan nila. Mga nasa 20s na ang edad nila. Saan ka pupunta? Tanong sa akin ang lalaki. May pupuntahan lang pong kaibigan, ang sabi ko sa kanya. Bigla na lamang akong kinabahan dahil medyo nagalit yung lalaki. May kilala ka bang JR? Pagalit na sabi ng lalaki. At si Jason ay bigla pang lumapit kaya dalawa na kami, na pinalibutan ng mga lalaki. Kilala mo ba yung JR? Inulit ng lalaki at lagi siyang nagagalit at pabalang magsalita. Kinakabahan ako noon Papa Dudut. Hindi po, hindi ko po kilala. At bigla na lang akong sinuntok sa mukha ng sobrang lakas at halos matumba na ako sa lapag Papa Dudut. Hirap na akong tumayo noon at umiiyak ako at pinilit ko talagang tumayo sabay paripas ng takbo. Sa pagtakbo ko ay halos pagiwang-gewang ako dahil hilong-hilo ako. Halos hindi ko na makita ang dinaraanan ko at pumaripas din ang takbo yung lalaking sumapak sa akin. Muntik na niya ako mahawakan sa damit Papa Dudut, halos kabahan ako noon. Sumigaw ako, tulong, tulungan niyo ako. Pero walang tumulong sa akin Papa Dudut. Hingal na ako noon Papa Dudut at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Takot na takot ako. Si Jason naman ay nawala na lang siya na parang bula. Pati sila Rod at si JM ay nawala na. Ang ginawa ko ay nag-shortcut ako ng daanan para mabilis ako sa pag-uwi ko. At noon ay hindi na ako tinangkang habulin pa ng lalaking sumapak sa akin. Sa hingal ko noon ay naglalakad na ako at doon papadudod ay nakita ko si Jason na naglalakad at halatang pagod na pagod. At biglang kumanan si Jason. Sa pagdaan ay sinundan ko siya. Doon ko nakita na nakaupo si na JM Rod at si Jason. Sa circle na may bulaklak sa loob. At pinuntahan ko sila doon sa circle. Ang sabi ko sa kanila habang naiinis at pabalang. Ano ba yan? Sabi niyo walang babanat sa atin doon. Hayop eh. Sinapak ako sa mukha at mahilo-hilo ako. Buti nga nakatakbo pa ako. Bad trip talaga. Sumagot naman si Rod. Hindi ko naman alam na may babanat pala eh. Bakit ka ba kasi sinapak? Tanong ni Rod. Ang sabi ko, tinatanong sa akin kung kilala ko daw yung JR. Biglang sumingit si JM. Ay kilala ko yung si JR. Naku, may atraso yun doon. Kaya siguro binanatan ka dahil akala nila tropa mo. At hindi na ako sumagot pa. Jason, ibili mo naman ako ng yelo. Grabe kasi namamagana yung kabilang pisngi ko. Ang pakiusap ko kay Jason. Bumili naman si Jason ng yelo. Pagbalik ni Jason ay kinuha ko yung yelo at nilagay ko sa mukha ko para mawala yung pamamagana ng pisngi ko. Ilang minuto pa? James, nakikita mo yung naglalakad? Turo ni Jason. Yung may hawak ng alak at napatingin ako sa lalaki. Taga doon yan o, puntahan mo para kahit papaano makabawi ka man lang, ang sabi sa akin ni Jason. Pinuntahan ko yung naglalakad na lalaki at hawak-hawak ko ang yelo. Nasa 15 years old or 16 years old yon. At pagpunta ko ay huminto siya. Ako naman masama ang tingin ko. Taga doon ka ba sa Seven Sisters? Tanong ko. Tumangaw lang yung lalaki. Tarantado ko ah, nang dahil sa mga tago doon binanatan ako.
Sa galit ko ay binato ko yung yelo sa katawan niya at tinamaan siya sa gilid ng tiyan. Bigla siyang tumakbo dahil sa takot. Pagbalik ko sa kanila, kina Rod, JM at Jason, ang sabi naman ni Jason, dapat lang yun sa kanya, kulang pa nga yun eh. Si Rod at JM ay sumang-ayon lang at doon na kami nag-uwian. August 17, 2013, naglayas ako sa amin kasi pakiramdam ko ay palagi na lang akong pinapagalitan kahit na hindi ako ang may kasalanan. Sa akin sinisisi kaya sa inis ko ay umalis na lamang ako sa amin, Papa Dudut. Nang hindi nagpapaalam, may ugali kasi ako na kapag ginugusto ko ay ginagawa ko talaga. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung saan ako dadalhin ng hangin ng mga panahon na yon hanggang sa napadpad ako ng luneta. At dahil first timer pa lamang ako noon sa Maynila ay para talaga akong inosente, Papa Dudut. Sa paglalakad-lakad ko noon ay may nakita kong isang bench na upuan. At doon ako umupo at pinagmasdan ko ang kapaligiran at ako ay napatingala sa kalangitan. Nag-isip-isip ako kung anong darating na kapalaran sa akin. Paano na lang kung naubos ang kakarampot kong pera? 300 pesos na lang kasi ang laman ng wallet ko noon. Sana ko pupulutin kapag nagtagal pa ako sa lansangan. At doon sa bench na yon, doon ako nagpalipas ng gabi. Hanggang sa dinalaw ako ng antok. Doon ko niyoko ang ulo ko sa nakapatong kong bag. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. At hindi ko alam kung anong oras na noon dahil nagising na lamang ako dahil sa mga ingay na naririnig ko na nagtatakbuhan. At doon ay kitang-kita ko na madami ang mga nagja-jogging. Karamihan sa kanila ay puro mga kalalakihan at hindi ko alam kung anong oras na noon dahil madilim pa ang kalangitan. Umalis ako sa aking pagkakaupo at ako ay naglakad-lakad ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung saan ako dinala ng mga paa ko hanggang sa napadpad ako sa Baywalk. Ilang araw pa ang nagdaan ay naubos na ang pera ko. Naranasan ko matulog sa lansangan. Nahihiya ako lalo na nang may nakapansin sa akin. Ang ginawa ko ay tinakpan ko yung mukha ko. Ayaw ko namang umuwi kasi pakaramdam ko ay hindi ako nakikita o napapansin. Total ako lang naman ang may kasalanan, dapat talaga ay panindigan ko ito. Isang araw ay may nakilala kong isang bakla. Nasa mahigit 30 years old at tinulungan niya ako makapasok ng trabaho. Siyempre, Papa Dudut, tuwang-tuwa ako dahil ayaw ko talagang magtagal pa sa lansangan. At na-realize ko na sobrang hirap palang mabuhay sa lansangan. At sa tulong ng taong ito ay naipasok niya ako sa Babuyan sa Santa Maria, Bulacan. Siyempre, hindi na ako tumanggi, Papa Dudut, dahil ayaw ko talagang bumalik pa sa lansangan. Unang pagpasok ko pa lamang noon sa farm ng Babuyan ay pinapunta muna ako sa office. Pagpasok ko ay bumungad sa akin yung isang lalaki, para siyang Chinese, nasa 40 years old. At nagsalita yung boss ko at hindi nga ako nagkamali dahil in-check nga siya. Yung boses niya ay medyo burol na malaki ang boses. Ang mga patakaran ko dito, kapag naka-apat na buwan ka na sa trabaho ay pwede ka na mag-day off. At kapag hindi mo magustuhan yung trabaho, sabihin mo lang sa akin ang sabi niya. Sumagot ako ng maikli na opo. Pero sa loob-loob ko noon, Papa Dudut, ay medyo nag-alangan ako dahil sobrang tagal bago makapag-day off. Para tuloy akong nakulong ng matagal na panahon. Pero yung boss ko ay mukha namang siyang mabait. Kinabukasan, unang araw ko, naglakad-lakad ako para hanapin yung banyo. Dahil para maligo sa paglalakad ko, ang daming tao. Hindi ko maiwasan ang kabahan noon. Kabahan dahil sobrang dami pala ang nagtatrabaho sa Babuyan. Siguro mahigit 60 ang mga nagtatrabaho doon at karamihan sa kanila ay mga lalaki at halos may mga itsura talaga sila. At ang akala ko talaga na ako lang ang kakaiba doon dahil may nakita din akong apat na malambot. Alam niyo na yon kung anon tinutukoy ko. At nakita ko din sa wakas yung paliguan. At doon ay bigla akong napahinto sa paglalakad. Sa isip ko habang may pagdanasa, Papa Dudut, grabe. Totoo bang mga nakikita ko? Yung tatlo naka-brief lang at yung dalawa ay naka-boxer. At ang babata pa nila. Halos mga 20s lang sila at may mga itsura pa. Kung ganito lang din naman ay busog na ako. Heist, ano ba tong iniisip ko?
Nagkakasala na naman ako. Makaligo na nga. Pumunta ako sa paliguan para maligo na nga. Ang iba sa kanila ay patapos na. Ang mga paliguan kasi papadudot ay wala talagang mga pintuan. At magkakatabi lang ang 5 pirasong paliguan. Para siyang isang banyo na walang CR at walang pintuan. Kaya kitang-kita ko talaga kaagad kung sino ang maliligo doon. Pagkatapos kong maligo ay nagpunta na ako sa trabaho doon sa babuyan. At unang tanaw ko pa lang sa babuyan ay sobrang daming mga baboy at hindi ko alam kung kaya ko bang bilangin ang mga yon. Marami rin gusali na hindi pa tapos gawin. Napakalaki. Sobrang laki ng farm na yon at doon ako nagsimulang magpakain ng mga baboy. Minsan nagbubuhat din ako ng isang sakong pakainan ng mga baboy. Ilang minuto pa ay may bigla na lang tumingin sa akin lalaki mga nasa 18 years old. Guwapo, matangkad, malaki ang katawan, chinito, tisoy at may dimple pa ito. Pero hindi ko siya type papadudot. Nung una ay hindi ko na lang siya pinansin. Pero mukhang ayaw niya talaga akong tantanan sa kakatingin. Bakit kaya ganito itong makatingin sa akin? Akala mo'y mangangain ang tao? Tanong ko sa isipan ko. Nagpatuloy din ako sa pagpapakain ng mga baboy at sinubukan ko ulit tumingin sa kanya. At hindi nga ako nagkamali dahil nakatingin pa rin siya sa akin. Buwisit talaga tong taong ito. Kung makatingin parang nangaasar, sarap dukutin ang mga mata. Ang sabi ko ulit sa isipan ko na may inis. Kaya naman hindi na ako tumingin pa dahil ako lang din ang maiinis. Hindi ko talaga alam kung bakit ganun na lang akong naiinis sa lalaking yon, Papa Dudut. Wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Ewan ko ba, ayaw ko lang talaga na tinititigan ako. Kinagabihan naglalakad na ako papunta sa kantin para kumain. Bungad ko pa lang ay sobrang daming mga kumakain sa lamesa at karamihan sa kanila ay halos edad ko lang at sila ang mga katrabaho ko. Hindi na kasi kailangan pang lumabas dahil nandun na yung mini store kung saan kami uutang at kapag sahura na ay kinakaltas na lang yon. At ang tagaluto sa kantin ay isang baklang long hair, todo makeup, matangkad at malaki ang katawan. Mga nasa 30s. Pagkatapos kong kumain, may second batch. Pasilang mga kakain sa kantin. Paglabas ko ay umupo muna ako sa ilalim ng mangga. At doon ay nagyosi. Pagkatapos kong manigarilyo ay diretso na ako sa barracks kung saan ako matutulog habang nakahiga ako. Bigla-bigla na lang may pumasok sa barracks na isang bakla. Nakapanlalaki na gupit. Nasa 30s at gupit panlalaki, malaki ang nguso at medyo mataba. Tumingin siya sa akin at walang kasing pintuan yung pinto kaya nakapasok siya kaagad. Anong pangalan mo? Tanong niya sa akin. Yung boses niya ay baklang bakla pero malambing. Ako nga pala si James. Ako naman si Mimi. Nag-shake hands kami. Sino nga pala nagpasok sa iyo dito? Tanong niya ulit. Isang bakla yung Ruby. Kilala daw siya dito ng mga nagtatrabaho dahil madami daw siyang naipasok dito. Kilala mo ba siya? Tanong ko sa kanya. Ah, oo, si Ruby, yung baklang payat na chararat. Sabay halakhak niya. At pinigilan ko yung tawa ko. Ilang taon ka na at taga saan ka? Tanong niya. 80 na ako, taga Cavite. Saan sa Cavite? Tanong niya ulit. Sa Bacoor? Maikli kong sagot. Ah, talaga? May bahay din kami dyan sa Sapote. Malapit lang pala, no? Maikli kong sabi at tumango lang siya. At nagsalita siyang muli. Medyo tisoy-tisoy ka pala, no? At cute. At napahalakhak na lang talaga ako. Ako cute? Binabola mo lang ako eh. Sabi naman niya, hindi, totoo nga ang sinasabi ko, ang cute mo. Kaya lumapit pa siya sa akin at bigla na lang niya akong hinawakan sa hita. Medyo napaatras ako sa ginawa niya. Ano pong ginagawa niyo? Tanong ko. At hindi niya ako pinakinggan, Papa Dudut, dahil pinasok niyang dahan-dahan ang kamay niya sa dibdib ko. Uy, anong ginagawa mo? Tanong ko ulit. Alam mo, type kita. Pwede ba?
at hindi na ako nakapagsalita pa. Napabuntong hininga na lamang ako, Papa Dudut, at noon ay nag-init na ako. Tara, dun tayo sa kwarto ko. Baka kasi may makahuli sa atin dito. Mahirap na dahil walang pintuan. Yung labas baka biglang may pumasok. Tumayo kami pareho at paglabas namin ay binuksan niya yung pinto ng barracks kung saan siya natutulog dahil halos magkadikit lang ang tinutulugan namin. Pagpasok namin ay malinis ang loob at madami-daming mga gamit at mukhang matagal na siya sa trabaho. Pagkatapos ay nilak ni Mimi yung pinto at humiga kami sa kanyang kama hanggang sa may nangyari sa amin, Papa Dudut. Pagkatapos ng mga nangyari, ang sabi niya sa akin, gusto mo, jawahin kita at susuportahan ko mga pangangailangan mo. Hindi ka magugutom sa akin dahil katiwala ako ng boss namin. Ano, payag ka ba? Ang sabi ko naman, o sige, tayo na. At kinis niya ako sa pisngi at hindi niya alam na silahis ako, Papa Dudut. Unang pagkikilala pa lang ay may nangyari na kaagad sa amin. Nakakatawa at naging kami pa, hindi ba? Kaya lang naman ako nakipagrelasyon sa kanya, Papa Dudut, dahil para masuportahan niya ang iba kong pangangailangan. At walang siyang kaalam-alam na nagpapanggap lang ako at wala akong balak na sabihin sa kanya ang totoo. Oo, mali, dahil niloloko ko siya, pero wala eh. Kailangan ko ding magpanggap para hindi ako mabisto sa mga katrabaho ko na may pusong binabay ako. Mahirap na, baka makutsa ako at pagtawanan nila. Kinaumagahan ay dumiretso ako sa paliguan para maligo at pagkatapos kong maligo ay dumiretso na ako sa aking trabaho para magpakain ng mga baboy. Oo nga pala, kabilang pala ako sa pangumaga na trabaho. Meron din kasing panggabi na nagbabantay sa mga baboy dahil baka mamatay yung mga biik kapag walang nagbabantay. At muli ko namang nakita yung lalaking kinakainisan ko, as in nakakainis talaga. Pero sa pagdaan ng mga linggo ay hindi ko alam, Papa Dudut, kung paano at saan nagsimula ang lahat, dahil pagkagising ko na lamang, isang araw yung lalaking kinakainisan ko ay bigla na lang pumasok sa isipan ko. At hindi mawala-wala at palagi siyang pumapasok sa isipan ko. Alam na rin ang lahat ng katrabaho ko na may relasyon kami ni Mimi dahil madalas siyang nagpupunta sa trabaho para bigyan ako ng kung ano-ano. At mapagbigay siyang tao at medyo mabait. Isang araw habang nagpapakain ako noon sa mga baboy, hindi ko maiwasan na sumulyap-sulyap at hinanap ko kasi noong kung nasaan yung lalaking kinakainisan ko. Hindi kaya, Papa Dudut, kaya hinahanap ko siya dahil namimiss ko lang kung paano niya ako inisin. Kaya siguro nagkakaganito ako. Pero akala ko lang pala yon, Papa Dudut, dahil kapag hindi ko siyang makita ng ilang oras ay nalulungkot na ako. Hindi kaya iba na ito. Mga halos 3 oras ay nakita ko na siyang muli. Siguro ay mga 20 hakbang ng paalang ang distansya namin sa trabaho. At nagkasabay kaming nakatinginan at bigla na lang siyang ngumiti sa akin. Ako naman sa loob-loob ko ay kinikilig. Oo, tama kayo. Kinikilig na ako sa dati kong kinakainisan. Napalitan ito ng lihim na pagmamahal at parang mahal ko na siya. O e man para sa iba, anong magagawa ko? Marupok kasi akong tao at yon ang nararamdaman ko. At lihim ko siyang minamahal. Tanghaling tapat na noon nang biglang tumunog yung bell. Hudyat na magkakainan na ang lahat ng trabahador. Palakad na ako noon para pumunta sa kantin nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Kakain ka na ba? Dito muna tayo. Yung boses niya ay halatang tonong Bisaya at lalaking lalaki at malambing. Pagharap ko ay medyo nagulat ako kasi nasa harapan ko na yung lihim kong minamahal. O parang nagulat ka yata, sabi niya sa akin. Hindi naman, ikaw pala yan. Pero ang totoo ay medyo nagulat naman talaga ako. Ano nga pala yung sinasabi mo? Kunwari, hindi ko narinig. Tanong ko sa kanya. Sabi ko, dito ka muna. Gusto kitang makilala. Ako nga pala si James, ikaw. Ako naman si Wendell, 18 years old. Medyo natawa ko. Bakit mo naman kailangan sabihin yung edad mo? At natawa na rin siya. Wala lang. Wala namang masama, hindi ba? Sa isip-isip ko, hindi kaya alam niya na bisexual ako.
Tanong ko sa sarili ko. Bigla siyang naglakad papunta sa banyo. Yung banyo malapit lang sa babuyan at may pintuan yon. At sabi niya sumunod daw ako sa kanya. Ako naman ay sumunod na lang. Kahit na hindi ko alam kung ano yon, at pumasok siya sa loob ng banyo. Mga ilang minuto siya doon. Matagal ka pa ba dyan? Nagugutom na kasi ako eh, sabi ko sa kanya. At noong binuksan niya ang pinto ay sobra akong nagulat. Halos lumabas na ang mga mata ko. Hindi ako makapagsalita sa mga nakita ko. Sabi ko sa sarili ko ay totoo ba ang nakikita ko? Hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin ito. At nakatingin siya sa akin na para bang nangaakit. Sa nakita ko ay nakabrief lang si Wendell. Uy, hindi ka na nagsasalita dyan. Tanong niya na medyo nakangiti pa. Wendell, bakit? Bakit mo ginagawa yan? Baka may maka... At biglang hinila niya ang kamay ko papasok sa banyo at nilak niya ng mabilis. Tinakpan niya ang bibig ko ng kamay niya. Medyo pabulong niyang sinabi na huwag kang maingay, baka may tao sa paligid at marinig tayo. Nagulat talaga ako at hinaligan niya ako sa labi ko. Napatras ako. Bawal to, lalabas na ako. Ang sabi ko na may pag-ayaw. Gusto kita at natulala naman ako. Gusto kitang maging karelasyon. At parang totoo yung sinasabi niya sa akin, Papa Dudut. Ha, ako? Pero bakit? Tanong ko sa kanya. Pero ang totoo ay pakipot lang ako noon. Magpakatotoo ka na kasi, alam ko na malambot ka. Napasing kita hindi lang isa kundi tatlong beses. Minsan na kitang nakitang binubuhat mo yung sako. Doon ay nahalata na kita. Pero hindi yun mahalaga sa akin, tanggap kita kung ano ka pa. Sa mga sinabi niya ay kita ko sa mga mata at pananalita niya na nagsasabi siya ng totoo. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil wala na akong maidadahilan. Ang totoo, may gusto na ako sa iyo. Gabi-gabi kitang iniisip, sabi niya sa akin na masaya. Talaga? Ibig sabihin tayo na? Oo, maikli kong sagot na masaya din. Tara doon tayo sa may bakanting kubo, sabi niya sa akin at pumayag naman ako kaagad. At pagdating namin doon ay doon ay may nangyari sa aming dalawa. At grabe siya. Pagkatapos kasi na may mangyari ay babe na ang naging tawagan namin. Bigla na lang may sumigaw na lalaki, mga nasa 30s yung boses niya. Pero yung pagkasigaw ay hindi galit. James! Wendell, nasa na kayo? Yung mga big dito, nadaga na na. Tara na babe, hinahanap na tayo. Saglit lang, pahinga muna tayo saglit babe. Malambing din na sinabi niya sa akin. Babe, sikreto lang natin to ha, sabi niya sa akin. Oo babe, walang makakaalam nito. Babe, hindi ba kayo ni Mimi? Hiwalayan mo na yun ha, sabi niya sa akin. Sige, mamaya makikipaghiwalay na ako sa kanya. At nagsalita muli si Wendell. Kapag niyaya ba kita na sumama sa probinsya, papayag ka ba? Sagot ko ay oo. Papayag ako para magkasama tayo. Nakangiti ako noon. Saan nga pala yung probinsya mo babe? Tanong ko. Sa Iloilo, Ilonggo ako, ang sabi niya. Ah, kaya pala ang lambing ng boses mo? Oo babe, ang maikli niyang sagot. Babe, kapag sinama kita sa amin ha, gagawin kitang babae. Ikaw ang sa gawaing bahay at ako naman ang magtatrabaho. Pero okay lang ba kung magsusuot ka ng pambabae? Matatawa na sana ako, ayoko kasi yung gawin niya akong babae. Pero bigla ko nagulat sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Magsuot daw ako ng pambabae. Sabi ko, hindi siguro eh kasi nasanay na ako ng ganitong manamit. Parang hindi ko yata kaya yun. Hindi ba sa isang relasyon na hindi naman kailangan pang baguhin? Kung mahal mo, dapat tanggapin mo. Sumagot siya ng sige. Huwag na lang nating pag-usapan yon. Pero nakita ko sa mga mata niya na medyo nadismaya siya. Hindi ko na lang yon binigyan ng kahulugan. Papadudod, ako na yata ang pinakamasayang tao noong panahon na yon. Dahil mahal din pala ako ng taong mahal ko. At walang kaalam-alam ang mga kasamahan namin na may milagro kaming ginagawa ni Wendell. Hindi ako makapaniwala na kaming dalawa na.
na ang dati kong kinakainisan ay napalitan na lang ng isang pagmamahal. Oo, para sa iba ay napakabilis ko naman yata. Pero anong magagawa ko? Tinamaan ako. At hindi naman kasi basihan sa isang relasyon kung matagal na kayong nagsasama. Kinagabihan ay kinausap ko si Mimi na makikipaghiwalay na ako sa kanya. Ang sabi ko ay wala naman talaga akong nararamdaman sa kanya dahil mahirap talagang magpanggap. Lalo kung hindi mo gusto. At mabuti na lang talaga at naintindihan niya ako. Pero ang akala ko, Papa Dudut, ay may tatago namin ito dahil isang araw ay bigla na lang kaming pinatawag ni Wendell sa office. At pagpasok namin sa office ay kinausap kaagad kami ng boss namin na incheck. Wendell, ano ba itong nababalitaan namin na may relasyon kayo ni James? Totoo ba ito? At napapabayaan mo daw ang trabaho mo? Tumingin sa akin si Wendell ng ilang segundo saka sumagot. Wala po boss, hindi po yun totoo. Mahina lang ang boses niya at kabadong kabado. Sa sinabi ni Wendell ay sobra akong nalungkot, Papa Dudut. Ako na ang tinanong ni boss. Totoo ba na may relasyon kayo ni Wendell? Wala po boss, hindi rin po yun totoo. Mahina akong boses na may halong lungkot. Kaya ko nasabi yon dahil sinabi ni Wendell na wala kaming relasyon. Pero ang totoo, durog na ang puso ko ng mga oras na yon. Okay lang naman sa akin kung may relasyon kayo. Ang akin lang, huwag niyong pabayaan ang mga baboy. At pagkatapos ay pinalabas na kami at pagkalabas namin ni Wendell, pumunta kami sa likod kung saan ay walang tao. Kinausap ko kaagad siya. Babe, bakit ganon? Totoo ba yung sinabi mo kanina? Hindi mo na ba ako mahal? Babe, pasensya ka na ha. Nasabi ko lang yun dahil baka malaman ng tito ko na may karelasyon na naman ako. Ayaw kasi noon ng bakla eh. Dati kasi naging karelasyon ko si Mimi. Medyo nagulat ako. Tapos pinaghiwalay kami ng tito ko. At kapag nalaman niya na may bago akong karelasyon na bakla, ay malalagot daw ako sa kanya. At mahal kita, mahal na mahal. Sabi niya sa akin na may takot sa sarili. Ang sabi ko naman din sa kanya ay mahal din kita, babe. Huwag mo akong iwan ha. Tumango lang siya. Pagkatapos naming mag-uusap ay bumalik na kami sa trabaho. Pasado alas 3 na ng hapon noon ay pareho kaming abala sa trabaho ni Wendell. At bigla na lang sumugod yung tito ni Wendell. Si June, tunay na pangalan. Tito ni Wendell. 30s na ang edad niya. Isa rin siya, Papa Dudut, sa mga pinagkakatiwalaan ng boss namin. At mayabang siya. At napatigil ako sa pagpapakain ng mga baboy. Ano naman itong nabalitaan ko na may karelasyon kang bakla, Wendell? Wala po. Wala akong karelasyon. Pautal-utal habang kinakabahan si Wendell ay biglang sinapak sa mukha si Wendell ng tito niya. At muntik nang matumba si Wendell. Magsisinungaling ka pa? Subigaw ulit at alam ko na ang ginagawa mong kalokohan. May mga nakapagsabi sa akin. Sinasabi ko sa iyo ha, huwag ka nang makikipagrelasyon sa bakla. Bakit sobrang tigas ng ulo mo? Hubarin mo nga ang damit mo. Utos ni John. Pero ayaw hubarin ni Wendell yung damit niya. At kitang kita ko na kinakabahan at natatakot na si Wendell. Ayaw mo talaga ha? Sumigaw ulit si June. Ako nang huhubad. Doon ay tumambad sa kanya mga chikinini ni Wendell sa dibdib. Ano to? Turo ni June sa mga chikinini at sumigaw ng pagalit. Mas lalong kinabahan ako habang nauutal si Wendell. Kagat lang po yan ang langgam. Hindi na natuloy ang pagkasabi ni Wendell dahil mabilis itong sinapak sa mukha ng tito niya. Magsisinungaling ka pa ha? Eh huling-huli ka na? Chikinini yan, huwag mo kong gawing tanga. At doon kung saan-saan pinagsasapak sa katawan si Wendell ng galit na tito niya. Tama na ya. Yon ang lumabas sa bibig ni Wendell. Ako naman noon ang kinabahan, Papa Dudut, dahil baka isunod ako. Ako naman ay nagkunwaring nagbibisi-bisihan ako sa mga baboy at bigla siyang sumigaw. Oy bakla, hindi ba may mimi ka na? Tapos ano pa to? Pamangking ko, jojowain mo? Tinatarantado mo ba akong bakla ka? Galit na galit sa akin at nakatingin lang ako na kinakabahan. Lumapit pa siya at binantaan ako. Kapag lumapit ka sa pamangking ko, may kalalagyan ka sa akin.
at sasabihin ko sa may-ari na palayasin ka na dito. At sa gulat ko ay nilagay ko ng mabilis yung dalawang kamay ko sa mukha ko dahil muntik na niya akong sapakin. Nako, sarap mong sapakin! At inambahan niya ako ulit at lumakad na ito palayo sa akin. Pagkalis ni June ay kinausap ko kaagad si Wendell. Ganun na lang ba? Iiwanan mo na ba ako? Mga tanong ko habang paiyak na ako. Hindi ko alam, natatakot na ako baka totohanin na pauwi na ako sa probinsya. Ako lang din kasi ang inaasahan ng pamilya ko. Mas maganda siguro kung maghiwalay na lang tayo. Seryoso ang sabi sa akin ni Wendell. Hindi mo ba ako mahal? Pinaglaruan mo lang ba ako? Pumatol ka lang ba sa akin dahil walang babae dito? Umiiyak na ako noon. Sagot niya, minahal kita. Pero mahal ko din ang trabaho ko . Gusto ko pang magstay dito at sana maintindihan mo din ako. Pero mukhang hindi totoo ang mga sinasabi niya na mahal niya ako. Sagot ko na umiiyak pa rin. Ang sabihin mo, pinatulan mo lang ako dahil walang babae dito, yun ang totoo. Si Mimi nga, pinatulan mo din . Kaya hindi na ako magtataka pa. At doon ay biglang umalis sa harap ko si Wendell kasabay ng pagdaloy ng mga luha ko. Nang gabing ding yon, Papa Dudut, ay alam na ng lahat ng katrabaho ko na may naging relasyon kami ni Wendell. At alam na rin nila na bisexual ako. Siguro kaya nalaman ay pinagsasabi ni June sa mga tao doon at alam na rin ni Mimi. Nakakahiya pero wala na akong magagawa pa. Kaya patay mali siya na lamang ako sa kanila. Isang gabi may inuman ay may kumanta sa videoke. Tuwing 15 days kasi ginagawa yon sa trabaho. At nakita ko si Wendell na naninigarilyo kasama ang mga nagiinuman. Mga pito sila lahat doon sa mahabang upuan. At medyo malayo-layo lang ng konti sila, sina Mimi at Patricia. Nagpatugtog kasi sila ng music na Jai Ho gamit ng speaker at sinasayaw nila ito. Oo nga pala, yung Patricia ay bakla din. Siya yung tagaluto sa kantin at ako noon ay nakatayo sa ilalim ng mangga. Pinag-iisipan ko kung pupunta ba ako doon sa nagiinuman at nakita ko na biglang kinuha ni Wendell yung mic. At doon ako lumakad papunta sa may nagiinom. Bala ko kasing kumanta sa videoke para magkapansin lang kay Wendell at biglang kumanta si Wendell ng laklak. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit mong gustuhin. Wala siya sa tono at bigla kong kinuha yung songbook at bigla siyang tumingin sa akin. Pero seryoso ang mukha niya. Tapos tinuloy niya yung pagkanta. Maya-maya ay natapos na siyang kumanta. Ako naman ang umupo at magkatabi kami ni Wendell at doon ako nalungkot kasi akala ko ay makakausap ko na siya. Bigla kasi siyang umalis. Ako noon ay kinanta ko yung kantang Pagbigyang Muli by Eric Santos. Favorite song ko yon at habang kinakanta ko yon ay sobra akong matamlay na wala ng gana at pagkatapos kong kumanta ay nilapitan ako ni Mimi at ang tanong niya, malungkot ka ba? Sumagot ako ng matamlay. Wala, may iniisip lang ako. Si Wendell? Naku, hayaan mo na yon. Ganyan talaga mga lalaki, mga paasa. Mga manluloko. Sa una, pakikiligin ka. Pero kapag na-fall ka na, iiwang ka din. At mukhang may pinaparinggan si Mimi sa kanyang sinasabi. Sabi ko, mukhang hugot na hugot ka. Medyo malungkot ang boses ko. Ganon talaga. Tara, join ka sa amin. Kayo na lang, hindi ako marunong sumayaw, ang sabi ko sa kanya. Sabi niya naman, huwag ka nang mahiya. Sabi ko naman, ayaw ko talaga. Dito lang ako tatambay sa may upuan. At pag upo ko, ay pinanood ko na lang sila na sinasabayan ng music ng Jai Ho at palingaling akong hinahanap si Wendell. Pero hindi ko na siya nakita pa. Sobra akong nasaktan at nalungkot at hindi ko alam kung minahal ba talaga ako ni Wendell o ako lang ang nagmahal sa kanya. Akala ko siya na talaga pero nagkamali lang pala ako. Dahil pinaranas lang pala niya sa akin kung paano magmahal at sobrang sakit dahil siya ang una kong minahal. Hindi ko alam kung saan ba ako nagkulang dahil binigay ko naman sa kanya ang lahat. Halos wala na nga natitira sa sweldo ko sa akin para lang hindi niya ako iwanan. Pero wala, iniwan lang din niya ako. Ilang beses ko pa siyang sinubukang kausapin pero umiwas talaga siya sa akin.
Halos madurog ang puso ko dahil sa tuwing binabaliwala niya ako. Nagdaan pa ang mga araw at tuluyan ko nang nilisan ang trabaho ko. Wala din namang nangyari. Nagmumukha na akong tanga at bumalik na naman ako sa lansangan, Papa Dudut. Hindi pa rin ako umuwi sa amin. Habang tumatagal ay pasakit pa ng pasakit ang nararamdaman ko kaya ibinaling ko sa ibang atensyon para maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Kung kani-kanino akong nakipagsiping para kahit papaano ay gumaan ang dinadala ko. Ginamit ko din ang pagka-callboy ko para lang kumita ng pera. Sama dito, sama doon. Minsan sa isang araw ay nakakatatlo ako. Hindi naman po sa pagmamayabang ay may itsura ako. At habang tumatagal ay lalo ako naging hyper sa tawag ng laman. Ewan ko ba, kapag umiiwas naman ako sa tukso ay mas nananaig talaga ang tawag ng laman. Siguro sakit ko na ito. At naging trabaho ito at habang tumatagal ay unti-unti na akong nakakalimot kay Wendell. Kaya ginawa ko to para mabuhay ako sa lansangan. Dito ko din naranasan na ipalondre ang aking kasuotan at kapag naliligo ako, nagbabayad lang ako ng 10 pesos sa isang squatter area. Gustuhin ko mang magtrabaho, pero baka walang tumanggap sa akin dahil wala naman akong maipakitang mga requirements o ID. Sobrang hirap mabuhay sa lansangan. Isang gabi kasarapan ng tulog ko ay bigla na lang ako napabalikwas. At napatakbo dahil biglang sumama ang hangin, halos mga tao sa kapaligiran ko ay nababahala. At hindi mapalagay, pati ako ay kinabahan. Pakiramdam ko kasi may malakas na paparating na bagyo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng mga panahon na yon at ang hirap talaga kapag walang matutuluyan. Nagtagal pa ako ng halos 6 na buwan sa lansangan. Pero napag-isip-isip ko na umuwi na lamang sa amin dahil puro kamalasan na lang ang palaging dumarating sa akin. Sa pag-uwi ko, Papa Dudut, ang akala ko ay nilubayan ako ng problema. Pero nagkamali ako dahil mas malaki pa ang dumating sa akin na problema. April 2014 ay bigla ko na lang napansin na may nagbago sa katawan ko. At madalas ako nagkakasakit. Inuubo ako, nahihilo at nilalagnat. Nagkaroon ako ng butlig sa aking katawan at hindi ko na lang yon pinansin dahil ang sabi ko ay gagaling din ako. Akala ko ay gagaling ako pero hindi ako gumaling-galing. Ayaw ko namang magpa-check up kasi nasanay na akong hindi nagpapatingin sa doktor. Nagdaan ang buwan, mas dumami pa ang butlig sa buong katawan ko hanggang sa naranasan ko na ang depression. Hindi na lumalabas ng bahay kasi baka kung ano pa ang isipin ng mga kapitbahay namin at baka mahusgahan pa nila ako. December 2014, sa wakas ay gumaling na lamang ako nang hindi nagpapatingin sa doktor. Pero bakas ang marka ng peklat sa katawan ko. Na ang dating makinis na balat ay napalitan ng kulukulubot na balat at para bang tumanda na ang balat ko. Medyo naiinis ako sa sarili ko at dito ay nagkaroon ako ng insecurity sa katawan. Makalipas ang isang taon, February 2016, nakapagtrabaho ako sa tapsihan bilang crew. Okay naman at walang problema sa pagtatrabaho ko. Pero makalipas lang ng 2 buwan ay bigla na lang bumalik ang panghihina ko. Inuubo ako at nahihilo at naduduwal ako. Kaya madalas ay hindi ako nakakapasok sa trabaho. Isang araw nasa labas na ako ng pinto para pumasok sa trabaho at ang sabi ko sa sarili ko, ang sama na naman ang pakiramdam ko. Bakit ganito sobrang inaapoy ang buong katawan ko? At hindi mawala yung ubo ko. Pinakiramdaman ko ng ilang minuto ang katawan ko at biglang sumakit ng sobra yung tiyan ko. Sabi ko, bakit ganito sobrang sakit? Mukhang hindi ako makakapasok ngayon. Namimilipit na ako sa sakit. Bigla akong pumasok sa loob ng bahay at sinarado ko na ang pinto. Habang si Ate Angie ay nanonood ng TV sa sobrang sakit ay humiga na ako sa gilid. Medyo malapit sa hagdanan at tumingin sa akin si Ate Angie. 27 years old na siya, may 2 na siyang anak na babae at lalaki. Yung bunsong babae ay nasa 7 years old at yung panganay ay nasa 8 years old. Hiwalay at hiwalay sa kanyang asawa at kasama namin sila ng anak niya sa iisang bubong. Siya ang pang-apat sa aming magkakapatid. James, ano bang nangyayari sa iyo?
Sabi niya na may pag-aalala. Ang sabi ko naman habang namimilipit pa rin sa sakit at inuubo. Sobrang sakit ng tiyan ko. Pahinga ka na lang dyan, huwag ka nang pumasok. Biglang bumukas yung pintuan at pumasok si Ate Linda. 32 years old na siya noon. Panganay kong kapatid, hiwalay din sa asawa at may isa na rin siyang anak na lalaki. Nasa 7 years old at kasama din namin sila ng anak niya sa isang bubong. Anong nangyayari sa iyo, James? Pag-aalala niya. Ang sakit, sobrang sakit. Hindi ko na kaya. Ibili mo nga ako ng 2 bear brand yung nasa lata. Inabot ko yung 100 pesos kay Ate Linda at lumabas siya para bumili. Pinalapit ko si Ate Angie at sinabi kong talian niya ang tiyan ko dahil hindi ko na talaga kaya ang sakit. Halos mapaiyak na ako sa sakit. Lumapit sa akin si Ate Angie at humanap siya sa itaas ng manipis na damit at pagbaba niya ay tinali niya yung tiyan ko ng mahigpit. Ilang minuto pa ay bumukas na ang pintuan at pinagbuksan ko si Ate Linda, ibinigay niya sa akin yung beer brand at umupo ako para inumin yung gatas. At pagkatapos kong uminom ay doon ay bigla na lang ako nasuka at halos nagkalat sa paligid ang mga suka. At halos nakaapat na suka yata ako at biglang hinampas ni Ate Linda ang likod ko. Sa sobrang sakit ng tiyan ko, nananamlay na ako. Hindi ko na malaya na sa pagising ko, alas 10 na pala ng gabi. Kaya bumangon ako at umakyat sa hagdanan para doon na matulog. Medyo nawala din yung pananakit ng tiyan ko pero inuubo pa din ako ng gabing yon. Sa kalagitnaan ng gabi ay bigla na lang akong tumahol sa pag-ubo. At pag ubo ko ay kitang kita ko ang dugo. Bakit ang daming dugo sa kamay ko? Diyos ko, baka may malubhang sakit na ako. Ubo pa rin ako ng ubo ng gabing yon at sobra akong natakot at kinakabahan na. Kinabukasan ay hindi na ako nagdalawang isip na magpunta sa klinik at doon ay napag-alaman ko na may sakit akong TB. Kaya pala ang laki ng binagsak ng katawan ko. Kaya ako to nakuha, malakas din akong manigarilyo. Kinabukasan ay nag-receive ako ng message, number lang. Good morning, this is Renaline. Punta ka sa klinik 2 PM ng hapon. Pasado 1:30 ng hapon, pagpunta ko sa klinik at kinausap ako ng nurse na babae na nagsuri na may TB ako. Nasa 20s na siya. Ang sabi niya, kaya kita pinapunta rito dahil kailangan ka daw kausapin ng doktor. Agad ako naglakad sa room ng doktor. Pagpasok ko ay tumambad sa akin ng lalaking sobrang taba at matangkad. Nasa 40s. Pag-upo ko ay tinanong niya ako kung ano ang pangalan ko. Yung boses niya ay sobrang laki na parang halimaw sa laki. Sagot ko naman ay James po. Mahinahon lang ang boses ko. Ilang taong ka na, James? 21 po. May partner ka ba? Wala po eh. Pero may nakaagaw pansin sa akin, napatingin ako doon sa nakapaskil na malapit sa lamesa. Binasa ko pa ng ilang segundo pero bigla akong nakaramdam ng takot. Hindi ko alam kung bakit at may nakapaskil na free HIV. Nakakapslock pa yon. Napatingin ako sa doktor na may takot. Hindi ko alam kung bakit ko na lang nasabi sa doktor ay ganito. Positive po ba ako? Medyo iba na ang tono ng boses ko. Parang mapapaiyak. At sumagot ang doktor. Base kasi sa naging resulta ay nag-reactive ang dugo mo sa HIV. Nang narinig ko yon, Papa Dudut, ay takot na ako. Madami kagad ang pumasok sa isipan ko. Ang sabi ko sa doktor ay hindi yan totoo. Wala po ako niyan. Mamamatay na po ba ako? Yon ang mga nasabi ko at sobrang bilis ng pagdaloy ng aking luha. Gusto kong sumigaw at gusto ko nang magwala ng mga oras na yon. Pero hindi ko magawa. Hindi pa naman sigurado kung positive ka dahil dadalhin pa sa isang ospital yung dugo mo. At hindi pa naman katapusan ng mundo. Ang ako sa iyo dahil ang tapang mo kasi yung iba ayaw nilang malaman. Yun ang sinabi niya sa akin at pinapalakas ang loob ko. At doon naman ay iyak lang ako ng iyak. Paglabas ko noon ay para akong wala sa sarili ko. Sa malayo lang ako nakatingin habang nakatulala.
at hindi mawala-wala yung sinabi ng doktor sa akin na baka positive talaga ako. Makalipas ang isang buwan ay nalaman ko na ang result na positive ako sa human immunodeficiency or HIV. Iba pa rin pala talaga kapag ikaw na mismo ang makakita ng resulta. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa ng mga panahon na yon. Ang bata ko pa, paano na ako? Paano na ang mga pangarap ko? Gusto ko pang maranasang tumanda na makasama ang mahal ko sa buhay. Natatakot ako baka isang araw ay hindi na ako magising at bawian na lamang ako ng buhay. Bakit itong sakit pa na ito ang naging forever ko? Bakit eto pa? Siguro eto na ang parusa sa akin ng Diyos dahil wala akong ibang ginawa kundi ang magpagalaw kung kani-kanino at ako ang gumagawa ng kapalaran ko. Nagdaan ang mga araw at buwan na depressed na ako at parang sasabog na ang dibdib ko. Parang hindi ko na yata kaya. Nagdalawang isip na akong sabihin sa pamilya ko ang tungkol sa sakit ko. At sobra silang nagulat at nagalit. Pero tinanggap din nila ako at silang naging sandalan ko ng mga panahong lugmok na lugmok ako. At doon ko napatunayan na mahal pala talaga nila ako. November 2016 ay gumaling ako sa sakit na TB. Pero sa mailalim pa rin ako sa gamutan para madugtungan ang buhay ko. At napag-alaman kong matagal na raw pala akong infected dahil ang sabi ng doktor ay nauwi na pala sa AIDS yung sakit ko. Kung naging aware lang sana ako noon, Papa Dudut, hindi na sana lumala pa ng ganito. Dapat pala nung panahon na nagkasakit na ako ay nagpakonsulta na ako sa doktor. Pero wala, huli na ang lahat. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Makalipas ang 3 buwan ay sinabi ko sa kaibigan ko na si Jason ang tungkol sa sakit ko. Tinanggap naman niya ako pero noong nalaman niya na may AIDS ako ay umiwas na siya sa akin. At nalaman ko din sa iba akong kaibigan na ikinalat niya ang sakit ko. Nasira po ang reputasyon ko. Akala ko kaibigan ko ang taong yon, siya pala ang maglalantad ng sekreto ko. Lalo akong na-depress at halos mabaliw na ako. Hindi ko na alam kung kaya ko pa ba. Pero may mandiri man sa akin, madami pa rin ang nakakaunawa sa akin at pinapalakas nila ang loob ko. Thankful pa din ako sa mga hindi bumitaw. At may natutunan ako, Papa Dudut. Kung hindi ako magkaroon ng ganitong sakit ay hindi ko pa malalaman ang mga nagpapanggap lang. At sa tagal-tagal ng panahon ay nagkaayos na rin kami ni Tito Edo. Simula kasi nang nalaman niya ang kalagayan ko ay naramdaman ko na minahal din pala niya ako. Dahil minsan nung ako ay nakaratay sa ospital, siya pa ang nagbantay sa akin. Dito ko na po tatapusin ang storya ko, Papa Dudut. Nakarecover na ako dati at nagkapagtrabaho pero bumalik lahat ng depression ko. Dahil muli akong nagpabalik-balik sa ospital. Sa dami ay na-trauma na nga ako. Hindi isang beses kundi 5. At halos mabaliw-baliw ako, Papa Dudut, sa mga nasaksihan ko. Gustuhin ko mang ulit magtrabaho pero wala. Kinakain ako ng kalungkutan at ang hirap kasing nakakaranas ako ng anxiety disorder. Kaya ang ginawa ko ay nakipagkita ako sa mga katulad kong may ganitong sakit. Pero alam ko na makakayanan ko ang pagsubok na ito. Virus lamang ito at kayang-kaya ko ito. At nagpapasalamat din ako kay God dahil hindi niya ako pinabayaan. Sana po ay kapulutan niyo ng aral at leksyon na huwag makipagtali kung kani-kanino para hindi niyo ito pagsisihan sa bandang huli. Lubos na nagpapasalamat at lumalaban sa buhay, James. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
stories. Papa Dudut stories.